This is Las Piñas Paranac Critical Habitat and Ecotourism Area, or Las Piñas Paranac Wetland Park. In this paradise look, you will think you are in a remote province. It has a full-size 175 hectares. It is still part of Manila Bay, located in the southwest portion of Metro Manila. El Pepequia consists of two islands, Long Island already in Las Piñas City, and the Freedom Island covered by the Paranac City. Dolpachia is the very first critical habitat, established in the Philippines in 2007. When 2018, this critical habitat is declared as a protected area by virtue of Republic Act No. 11038 or the Enhancement National Integrated Protected Areas System Act. Ito pa ay kanlungan ng mga ibon. Mayroon tayong 84 species ng ibon na na-record so far dito sa area. 47 po dito ang migratory or galing pa sa ibang bansa. Ito ay staging ground ng mga migratory birds during migration season. That is, pag winter, mag-winter na sa northern hemisphere, bababa at bababa ang mga ibon at dadaan sila rito sa Manila Bay. And one of the sites here sa Manila Bay is the Las Piñas Paranaque Wetland Park. To preserve and maintain the beautification of the wetland park, the Owangan and Owangan Lady Eagles Club CLR45 organized a cleanup drive. Good morning! Okay, nandito tayo ngayon sa Las Piñas. Sabi exact, dito tayo sa Wetland Park. Okay, meron tayong event ngayon eh. Pero ngayon, may kasama tayo ngayon dito isang magiting na babae na masipag at parating nasa labas para tumulong. Kindly state your name and your position. I'm Annalie Mamaril, one of the Ate Press ng Awangan Lady Eagles Club, President ng Lady Eagles Club. Hello po! Okay. Ma'am, Eagles Club, 19 ano po ito nag-start? 1979. Okay, ano po ba yung mga basic na layunin ng Eagles Club? Ang Eagles Club is isa kong kapatiran. Marami tayong layunin. Layunin natin tumulong sa kapwa, sa mga nangangailangan, at layunin din naman natin protektahan ang ating paligid katulad nito, isang protected area na gusto nating mapaganda pa ang ating kapaligiran at mapangalagaan, lalong-lalo na ang mga endangered species. Kasi itong lugar na to, napaka... alam mo yun sa panahon ngayon, kailangan nating protektahan yung mga bagay-bagay na dapat na nagbibigay sa atin ng buhay. Okay, ang pinaka agenda natin ngayon dito is cleanup drive kung yes tawagin. Yes po, yes po. Okay. Ate Price, ano po ba yung kahalagahan nito sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor para sa kalinisan? Okay. So, ito po ang panahon ngayon, parang hindi na natin napapansin ang paligid natin eh. Sa sobra, lalo-lalo na ang mga grupo. Nagtayo tayo ng grupo para magtulong-tulong, malinis natin ang paligid natin. Kasi hindi natin ito napapansin sa pamumuhay natin. Lalo na yung mga kabataan ngayon, para maipakita natin sa mga kabataan na meron tayong advokasya sa buhay na dapat ang paligid natin laging malinis. At maprotektahan natin yung mga hayop na alam yung medyo endangered na at mapalago pa natin para sa susunod na henerasyon ay maabutan pa nila. Okay, parang napakaganda pala ng layunin at ang mga adhikay ng Eagles Club. Ako, maraming salamat sa iyo, Ate Press, sa pagbibigay ng pag-undak sa sandaling pag-i-interview. Okay, thank you. Mabuhay thank you po tayong lahat. Okay, salamat po. Kian Suliman from Awangan Eagles Club, CLR 45. Itong dito sa Eagles kasi sa Awangan, tinatawag natin itong Comserve kasama ng ating mga aspirants. So isa lang ito sa pagdadaanan ng ating mga aspirants, sa tatlong Comserve na pagdadaanan ng ating mga aspirants. So itong cleanup drive ay ginawa rito sa Paranaque para makatulong din sa ating NGO
katuwang ang ating NGO, especially ang local government ng Paranaque sa pakikipag-ugnayan ni Ate Price Annalie. Following days or weeks, this month, may iba pa tayong comserve na gagawin. Comserve o community service na gagawin. Sa mga susunod na linggo, meron po tayong mga bloodletting na gagawin at medical mission. Okay. Sir, meron ba tayong mensahe para sa mga gustong sumama or sumapi sa ating grupo, sir? Yes po. Welcome po kami rito sa Fraternal Order of Eagles, sa Awanggan Eagles Club, CLR 45. Kumatok lamang po kayo at kindly contact us to join us. Maraming salamat sa pag-undak sa interview, sir. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you. They received special assistance and collaborated with the Bulacan Finest Eagles Club, Philippine Coastal Riverines, Bagong Paranaque Riders Club, and Guardians Pigby. Ako po si Rogelio Plechetero, isa pong Vice President ng Bagong Paranaque Riders Club. Ito po, nandito kami, tayo at tayo ng isang programa ng cleanup drive sa Lapachia, Paranaque, Las Piñas. Sir, nandito po tayo ngayon sa Wetland Park. Ano po yung layunin natin? Bakit po tayo nagsama-sama po ngayon dito together with the Eagles Club? Andito po tayo ngayon. Kami po ang Bagong Paranaque ay naki-join sa Eagles Club para doon sa cleanup drive dito sa Lapachia. Ano po yung kahalagahan nito para sa pagtutulungan ng mga iba't ibang sektor para sa kalinisan? Ito po ay malaking bagay, lalo na po sa amin na bayan ng City of Paranaque, na isa po na pakinabang doon sa cleanup drive na para sa kalinisan ng kalikasan natin. Okay, ang ganda po ng ating mga layunin. Sige sir, maraming salamat po sa pagbibigay oras po sa atin ngayong umaga. Okay, maraming po salamat. Okay po. Kasama po natin ngayon ang isang opisyal ng PCR. Sir, kindly state your name po and your position. Good morning, Aklik. Ako si Lieutenant Senior Grade Efren Francisco ng Philippine Coastal and Riverines. At the same time, isa rin po akong aktibo ng Philippine Guardian Knights. At nandito po kami sa wetland dahil sa isa rin po ito sa mga adhikain ni PCR para sa kalikasan natin. Makatulong kami. At nakikipagka-collaborate din po kami sa iba't ibang grupo. Kagaya po ngayon dito sa ginawa po namin na cleaning rito sa coastal natin, kasama po namin ang Bagong Paranaque Riders Club and ang CLR 45 Eagles. Kailan po nagsimula ang inyong grupo? Ang PCR ay nagsimula noong 2 years na po kami ngayon. 2002, nagsimula po si PCR at ang hadikain po namin ay yun nga po at kami po ay talaga nasa emergency response group po and rescue po at kasama po ng aking sampu ng aking mga kasamahan hanggang ngayon din po kahit pa ano kami, nagtutuloy-tuloy din po kami ng training at at the same time may mga school rin po kami na project, nagtuturo kami sa mga estudyante natin ng BLS para kahit papano naman, simple lang pero malaking tulong po yung meron tayong kaalaman. Ika nga ang kaalaman ay kaligtasan. Ako mukhang napaka-exciting kung maging membro ng inyong grupo. Meron po ba kayong mga mensahe na pwedeng kung sino yung mga gustong sumapi sa inyong grupo? Inayayaan ko po yung mga kapwa natin dyan. Total, kaysa i-boost natin yung panahon natin sa mga patambay-tambay at wala. Mas maganda po, hindi lang po inanya ako sa PCR, kundi kung ano pa po yung mga samahan na pwedeng grupo na samahan natin na may pakinabang po at nakakatulong sa ating kaligasan. Kasi mas maganda po talaga yung
huwag nating sayangin yung panahon natin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Mas maganda yung nakakatulong tayo sa kapwa natin at the same time sa kalikasan. Nako, maraming salamat po. Tama-tama po talaga yung mensahe niyo na yan. Okay, sir, maraming salamat sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin. Okay. Maraming saya. Buhay po kayo. Okay po. Thank you.